Yes, yes, go ahead. Okay, tanong ko po sa PDEA, maging sa PNP to, meron kayong confidential funds, di ba? Sa PDEA muna, confidential yes, funds. 500 million ata for this year? Yes, Your Honor. How about in the previous year po, magkano confidential funds? Approximately? Previous year is the same, Your Honor. 500 million. Ang MOOE po, magkano? Previous year, halimbawa? Oh, let me confer with my staff, Your Honor. Okay. So, 500 million plus MOE. Magkano po? Average lang po. Magkano po? 1.2 billion. So, umabot po ng 1.7. Average po. Yes, Your Honor. Ang tanong ko po, this is last year to, ano? Previous year. So, magkano po yung amount ng illegal drugs ang na-seize ng PDEA? Nung nagkaroon po ang PDEA ng 1.7 billion na pinagsama po ang confidential funds and MOE, 1.7. Gusto ko lang po ibangga, magkano po yung halaga ng illegal drugs ang na-seize for that particular year? Diba? Mukhang bayad na yun, Your Honor. Yung prinsipe na yun dahil, alam mo, for this year, meron sila kuhang, yan, yung 926 kilos, anong amount nung? 3.6 billion? Ay, di pala PDEA. Eh, the same, ha? A joint operation yun ng PDEA at saka ng PNP. 9.6 billion? Ha? 6 point something, sir, Your Honor. Something. Kasi joint yun, yeah. Mr. Chair, so dapat ang credit hati. Hindi mo pwedeng akuin ng isa. Yeah, yeah. Kasi unfair naman sa PNP kung akuin lang ng PDEA yun. Yeah, okay. Dapat isama din sa accomplishment ng PNP yun. Tama, tama. To be fair. The reason why I'm asking this, Mr. Chair, eh, gusto ko lang malaman na 1.7 billion ang budget for that particularly. Dapat, ang huli nyo, eh, kung pwede, mas more than that. At kapag nabalitaan natin na ang huli nyo ay 500 million lang halaga ng droga at nagkaroon kayo ng 1.7 billion na budget, eh mukhang may problema tayo. Yun pong ibig sabihin. Dito, yes, Your Honor. For, asking that question. Yes, Your Honor. For 2022, Your Honor, the total value of drug seized in billion of pesos is 30.98 billion. Very good. Okay. Okay na ako doon. Satisfied na ako doon. Thank you. Thank you po. Thank you po. Yeah, Your Honor, the other way of saying that is that kahit na meron silang 500 million ngayon na intelligence fund ang PDEA. Tapos zero amount of drugs were confiscated. At makita natin, wala na talagang drugs na nagkakalat sa lansangan. Oh. Well, napakaganda noon. So okay ako doon kahit na zero amount na nanghuli, basta wala na talagang addict at wala na nagkakalat sa lansangan. Problema doon, Your Honor. Tagal ba wala ng drugs? Eh baka nandun sa mata kay Pete na tiwali. Itinago na nila yung drugs. At ibinento sa ibang lugar. Hindi, I'm just joking. Yeah. Oh. Pero I agree with you. Maganda. Ibig sabihin, they're doing their job. They're doing their job. Effective. Natatakot. Natatakot. Yung mga baka pumunta sa ibang lugar o tumigil na. Yes. Pero an addict will always be an addict unless na rehab. Mukhang bihira yan. In a real world, maganda po yan. Napakaganda. Napakaganda sana. Hope na makarating tayo sa ganung status. So. Pero hindi po mangyari yan kasi yung mga adik, talagang hanggat hindi marihab yan, kailangan maghanap ng droga yan. At habang may mga adik, meron po talaga mga supply. There's demand, there's supply. There's supply, there's demand. General Aquino, sir. To set the record straight. Yes, sir. Were you practicing the 30% pabuya doon sa mga assets natin? Mulong sa akin para matulungan ang ating mga mahihirap na kababayan. And for that, I salute all our law enforcers. Unfortunately, I believe that we are all in agreement here today na madami pa din po tayong kailangan ayusin sa sistema natin. And to acknowledge that this is the biggest and hardest step that we have to make. Aminin po natin kung saan tayo nagkakamali. Kasi kung hindi, hindi tayo magbabago. During my privileged speech, I gave several suggestions regarding my concerns about the abuses of some of our law enforcers and unfair circumstances faced by the poor
when it comes to law enforcement operations and criminal prosecutions. A, I propose that the quantum of evidence for the filing of criminal offenses faced by the poor when it comes to law enforcement operations and criminal prosecutions. A, I propose that the quantum of evidence for the filing of criminal cases should be higher than more than mere probable cause. Para pag-isipang mabuti kung dapat ba isampa ang criminal case. Hindi yung kunting reklamo lang, kaso na agad. B, magkaroon ng batas laban sa pagpaplanta ng ebidensya. Sa ngayon, we only have laws against planting of firearms and ammunition and drugs. Baka pwedeng isang batas na rin para sa lahat ng klaseng pagplanta ng ebidensya at taasan ang penalty nito upang matigil na ito ang kalakaran na ganito. Ibig kong po sabihin, kailangan din po Mr. Chair, yung pagpaplanta ng mga baril, granada, mga patalim, isama na rin po doon. C, I fully support and will file my own bill regarding the body-worn camera for law enforcement operations. This will protect everyone, not just the people, but also our law enforcers. And finally, I'm filing a bill in line with the bill passed by Senator Gatchalian regarding the installation of CCTVs. But it is the installation of CCTV cameras in incarceration facilities, such as the detention facilities in our police prisons, the jails of the BJMP, and the prisons of our Bureau of Corrections. In the bill, I propose that there be CCTV systems in the common areas and in all entrance and exit points of these facilities. At idagdag ko din po na sa mga presinto, may CCTV systems sa perimeter at sa mga interrogation rooms. Dito po kasi nangyari ang mga kabalaghan, mga nabubuhay systems in the common areas and in all entrance and exit points of these facilities. At idagdag ko din po na sa mga presinto, may CCTV systems sa perimeter at sa mga interrogation rooms. Dito po kasi nangyari ang mga kabalaghan, mga nabubugbog, at minsan nararipa ng mga naaresto ng mga kapulisan. Nais ko pong marinig ang panig ng ating mga resource persons tungkol sa mga panukalang ito. And finally, I want to get to the bottom of this reward system for informants and assets that involve the reward of giving the actual drugs to them. Isang malaking kahangalan. Ito ang totoo po. Ang lumalabas nito, ang gobyerno pang nagiging pusher ng droga dahil sa pinamimigay ito sa mga asset na siyang involved din sa drug cartel. Kailangan maparusahan ang nakaisip nito kung sino man ang genius na may nakaisip, may isip nito. At lahat ng sumang-ayon na mga genius din sa ganitong kalakaran. Malaking bagay po ang mga assets sa law enforcement. Tanggap ko po yun. Pero kailangan ito po ay properly regulated. Sa totoo lang, base sa mga narinig kong itong mga asset na ito, ang nagiging dahilan din ng pag-aaway ng PNP at PDEA. Pag ang asset ng isa ay kalaban ng asset na kabila, naglalaglagan ang mga operatives ng PNP at PDEA. We've had very unfortunate incidents where our own people from PNP and PDEA on the opposite sides of shooting incidents and by-bust operations. Nakakahiya po tuwing nangyayari ito. Paano magtitiwala ang mga tao sa atin kung ganito palagi ang nangyayari? Ang problema kasi sa mga asset at informants na inaalagaan ng ating mga law enforcers ay sila mismo ay mga kriminal din. Sila mismo ang nasa puso ng mga sindikato. And we allow our law enforcers to do business with these criminals through reward system. Ang nangyari, mismo ang ating mga law enforcers ang nagiging kriminal na din. How do we regulate this? How do we maintain the integrity of the PNP and PDEA? Paano natin ito masolusyonan? I hope to be able to get answers to these questions during this hearing. Mr. Chair, I expound on them and raise other concerns later. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Your Honor.
I would like to acknowledge the presence of Attorney Magno, Assistant Director of NBI. Thank you, thank you. Salamat. Before we start, Comsec, please administer the oath to our resource persons. May we request all the guests, including those sitting at the back, to raise their hands. Para po yung nasa likod mami at tatawagin, he or she will just state his name and his rank or serial number. Nakatayo na po ba? Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Thank you very much. Please take seats. Thank you. For an orderly discussion, una natin italakay. Number one, yung 30%. Number two, yung 996 pilos na siya na nakumpiska ng PDEA. Meron isang polis na si Sergeant Mayo ang kinasuhan. At pangatlo, yung privilege speech ni Senator Tolpo regarding the installation of CCTV camera sa loob ng police station mismo or sa office ng PDEA mismo at other issues that he raised in that committee, in that privilege speech. So we'll start with the 50%. We will hear from General Moro Lasso. Please give us the proper context of this allegation. May we hear from you, sir? You have the floor. Yes, sir, Your Honor. May I respectfully be allowed to read my opening statement, Your Honor? Right, sir. Go ahead. Yes, sir. Senator Ronald M. De La Rosa, the chairperson of the Committee on Public Order and Dangerous Drugs, sir. Distinguished senator, members of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, fellow public servants, ladies and gentlemen, good morning. Before all else, the Philippine Drug Enforcement Agency is grateful for being afforded the opportunity to appear and be heard before the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Today, we can find answers to many lingering questions on the alleged dreadful practice of drug recycling, including the presumed 30% cut on seized illegal drugs as a reward to informants in exchange for every referred anti-drug information, which I personally made public. I acted in good faith when I brought to light the reprehensible act of tipsters seeking confiscated drugs as a reward. But I have never imagined that my sincere intention will be misunderstood. I was only relaying my personal experience about my encounter with some of the informants. I want to make it clear that their proposals were rejected outright. The Philippine Drug Enforcement Agency wants to correct the erroneous impression that there is a PDEA policy involving the handing out of non-monetary incentives like recycled illicit drugs. To the best of my knowledge, it has never been a prevailing practice in the PDEA reward system. As regards the privileged speeches of Senator De La Rosa and Senator Tolfo, which mentioned about the arrest of PDEA agents in a drug sting in Taguig City, please be assured that we do not tolerate such activity and that we shall always be on the forefront in the apprehension and prosecution of violators of RA 9165. As we are surrounded by esteemed fact finders and truth seekers in this room, may this inquiry shed light on the matter and enable the chamber to remedy any shortcomings found in aid of its legislative function. Lastly, we are expressing our full support on the passage of Senate Bills number 948 and 437, particularly the CCTV Act of 2022, as Section 7 thereof allows a person in authority, upon a written request, to use, view, and copy, among others, CCTV recordings. This will be very helpful in the investigation and prosecution of an offense punishable by RA 9165. We request everyone to continue supporting the National Anti-Drug Campaign
And please be assured that the PDEA will keep on fulfilling its mandate to inform the country's anti-drugs laws. Thank you very much. Thank you, sir. Yung lumabas yung balita na yan, can you walk us through? Paano yung encounter mo dyan sa informant na yan? Paano nangyari? At para maklaro sa body na ito, ano lumabas yung informasyon na yan? Please. Yes, Your Honor. Being new in PDEA, of course, we started trying to ask for informants to help us because ito naman sir talaga yung trabaho natin. We get information from the assents or informants or tipsters that we call them. And through a close friend of mine who is a retired PNP officer also, in-approach sir itong mga informants. Tapos nag-offer sila ng what they term as trabaho or a project. So ang offer nila is magtatrabaho sila, magbibigay sila ng trabaho sa PDEA. And in exchange, ang sabi nila, ang kabayaran nila is 30% of the seized or confiscated drugs. So, in-explain sir nung contact natin, yung kaibigan ko sa kanila na I, as the PDEA chief, will not tolerate yung giving as a reward yung a portion of the confiscated seized drugs. And they will only be entitled to the what is allowed by law to the monetary reward. Ang ni-request sir nila ay since monetary reward nga, gusto nilang makuha yung assurance ko as the PDEA chief na tatayuan ko yung monetary reward. I-deliver ko in other words. So, I decided that harapin ko sila na kausapin para to give them the assurance na yung monetary reward will be given to them. And so nagkaharap-harap nga sir kami. And so yun, kwento nga nila na tinanong ko rin kasi kung bakit ganun. Eh sabi nila sir, ang yun daw ang kalakaran, to use their words, na pati rin daw sa kabila. So sinabi ko sa kanila, tinanong ko, anong what do you mean na pati sa kabila? So they were referring to the Philippine National Police, of course. We were just alongside. So outright, sir, sinabi ko sa kanila na, no, I will not allow that, sabi ko. You will only be entitled to your the monetary reward, which is corresponding to your accomplishment. And my presence now, sinabi ko sa kanila, ako, umarap ako sa inyo to give you the assurance na ibibigay namin sa inyo yung monetary reward. Kasi one reason also why I had to be present and to see them personally also, sir, is because nagkaroon sila ng may binanggit sila, they mentioned of one incident na hindi raw nakarating sa kanila kasi yung reward. Kaya through this close friend of mine, sinabi niya na kailangan harapin natin nga para magkaroon sila ng assurance na hindi sila tatablahin o talagang may bibigay sir yung reward. So that was it, sir. It was a personal encounter, engagement with them, conversation, ganyan. That's where the 30% came out, sir. So it happened only in my actual engagement with the informants. Hindi mo siya tinanong, sir, kung pwede ba siyang maging whistleblower para gamitin natin siyang witness para kung totoo yung sinasabi niya, baka nilalaro ka lang niya doon. Hindi, it's dapat sinabi mo na gawin kita whistleblower. Implicate mo lahat ng alam mo na ginagawa yung kalakaran na yan para magtino itong mga kasamahan natin na gumagawa ng ganyan. Hindi mo sinabi? Your Honor, no. Unfortunately, hindi ko naisip yun because I was excited a bit on for us to pag-usapan yung trabaho nga na ino-offer nila. So, since, kumbaga, you stirred the hornet's nest, then tuluyan muna na, I think it should be incumbent on your part, being the director of PDEA, to make things straight. Dapat
kunin mo na yun, gawin mong state witness para kasuhan natin yung mga involved dyan sa 30% na yan. Because that is very unacceptable. Kontakin mo ulit yung tao na yun at panindigan mo yung sinabi mo para kasuhan natin yung mga involved. Dapat ganun ang ginawa mo. What can you say, sir? Maybe what I can do, sir, is try to get in touch with them again and maybe offer this offer them this opportunity. Kung Mr. Chair, pwede makasingit po. Yeah. Okay. Honorable Moro Virgilio Lazo, Director General, nandun na rin lang po kayo, hindi niyo po naisipan na tanungin doon sa asset o yung pumunta sa inyo, nakaharap niyo na sino dito sa PDEA ang gumagawa ng ganung kabalastugan. Kasi sabi mo, sinabi sa inyo, yun ang kalakaran maging sa kabila, and he or she was repairing maybe to the PNP as you said. So doon na lamang po nung sinabi niya, yung kalakaran eh. Okay, sige, yun pala ang kalakaran. Sino ang mga involved dito sa PDEA na gumagawa ng kalakaran na yan? Kasi hindi ko alam yan. Hindi ako papayag yan. You should have at least asked kung sino sa mga tauhan mo sa PDEA, present or previous na involved. You didn't ask that? That's a simple question. Yes, Your Honor, I'm sorry I was not able to ask that question. Why not? Mataas pong rango ninyo. Dapat po, naisip niyang tanungin yon. Kasi diba, dapat very excited ka na linisin yung PDEA sa anumang klaseng katiwalaan, whether previous or present. Doon pa lamang po, sana red flag ho agad yun. It should have rung a bell. Nothing, abay may kalokohan pala rito na yung drugs pala ay binibigay na reward. At harap-harapan mo na nandyan na sinabi sa iyo na ang kalakaran dito sa PDEA. Sino sa PDEA? You should have asked that. Nagtataka lang po ako bakit po hindi niyo po natanong yon. Yun lang po, Mr. Chair. Yeah, thank you, Your Honor. Alam mo, sir, itong mga tao na ito, yung mga asset-asset na yan, alam naman natin yan. Nilalaro tayo itong mga tao na ito. And for all you know, mamaya, totoo man yan o hindi, yung sinasabi niya, meron niyang intention. Bakit siya nagsabi ng ganun? So, to make things clear, lahat naman tayo, nobody from within this room, mapidiya man, mapulis man, mamedya man, mamirik spectator man, nobody from within this room na papayag na ganun talaga ang kalakaran. Alam ko hindi, walang papayag niyan. Yung mga masira ulo lang, yung mga talagang mga sagad to the bones na yung kasamaan ng mga police at PDEA agent na yan, payag ng ganun. Wala man talagang papayag sa atin yan. Kaya sana, I hold you responsible for your disclosure. Dapat na-realize mo na you are the PDEA director and yung ginawa ng revelation is a violation of law. Sana loapin mo, sir, ngayon. Hanapin mo yung tao na yon at sabihin mo, tumayo ka sa state witness, alagaan ka ng gobyerno. Para tayo lahat dito. Kaya mong gawin yan. Yes, Your Honor. We'll try to get in touch with them again and talk to them, Your Honor. Mr. Chair, pwede makasingit. Thank you for that. Go ahead, Sir Tortolbo, Your Honor. FYI lang, Director Lazo, Director General Lazo, para sa kalaman mo at sa kalaman ng mga police, ito yung sistema, Mr. Chair, and I hope you'll agree with me. Sa lahat ng mga illegalista, ito yung sistema. Kapag nagpalit ang administrasyon, lalapit yan sila doon sa bagong upo. Sir, ito po yung dating kalakaran. Ito po yung pwede maibigay namin sa inyo. At ito po yung dapat ini-expect namin na maibigay ninyo. So therefore, for me, in my humble opinion, yung tao lumapit sa kanya, nagsasabi ng totoo po yun. Kaya nga sinisingil lang niya o tinitesting niya itong si Director General Lazo kung papayag ba siya sa ganun lumang kalakaran. Dahil kapag hindi siya pumayag, then hindi na ipupush yun, then hanap sila ng ibang grupo na papayag. Ganun po yun eh. Hindi naman out of the blue, yan po'y ginawa-gawa po nung lumapit kay Director General Lazo. Di po ba? And you agree with me. So tuwing, nung kayo po'y nilapitan itong asset na to, pa-upo nyo lang po, tama?
Yes, Your Honor. Kaya nga po, so ibig sabihin, yung bago kayo naging PDEA Director General dyan, yung previous administration, ginagawa na yon. Kaya nga pinupuntahan ka para magpresenta ng kanilang offer sa iyo. At buti na lang hindi ka pumayag. Ang pagkakamali mo lang, nandoon ka na. Rap mo na siya, face to face. Hindi mo mo lang tinanong, oy, or, I don't know kung paano mo tawagin, para hindi naman matakot, pwede mo bang malaman? Yun yung laruin, di ba, Mr. Chair? Okay, okay yan, pero teka muna, sino bang may umpisa ng kalakaran na yan? Para malaman ko, baka naman pwede kong tawaran yan. Di ba para huli-huli lang? Kunyari sumasangayon ka, magbabanggit siya, kasi si ganito, ito yung binibigay. Kasi kami hindi namin kaibigay yan. Sige, sino-sino pa mga involved? Huli-huliin mo lang hanggang sa makakuha ka lahat ng impormasyon na kailangan mo para makasuhan agad tulad ng sinasabi ni Senator Bato de la Rosa. Pero hindi mo ginawa, nakakapagtaka.